Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, medyo maiiba tayo ng topic. Pero nasa network marketing pa rin naman. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung maia-advise ko sa batang networker na ako kung kaya kong bumalik sa nakaraan. I've been doing this business, nasa industry ako na ito, network marketing, for almost 7 years na. As of the making of this video, this month is October 2020. So by next month, November, 7 taon na sa industriya ng network marketing. Nagsimula ako at the age of 18 noong 2013, November 15, 2013. Hindi ko siya makakalimutan kasi yun yung huling sahod ko noon nung service crew ako, na pinampayin ko dun sa negosyo ng unang company na pinasukan ko. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung date na yon. Ano-ano yung mga maia-advise ko sa batang ako? Wala naman talaga akong masyadong ipababago sa kanya. Even yung unethical na mga ginawa ko noon, hindi ko siya babaguhin kung ako makakabalik sa nakaraan. Bakit? Kasi kapag ka ginawa ko yon, walang Ethical Nation, di ba? Hindi natin madi-discover yung Ethical Nation, hindi ko malalaman na pwede ka palang maging successful sa network marketing sa ethical na paraan. Kasi sa pagkakaalam ko, ako yung nag-voice out na gawin natin ethical yung negosyo, gawin natin yung nang tama yung negosyo. Sa pagkakaalam ko, kasi yung mga na-meet ko na mga mas successful na tao kumpara sa akin, hindi naman masyado nilang pinag-uusapan yung about sa ethics ng network marketing na dapat gawin mong ethical, tama, no? Ako yung alam ko na bukang bibig ko nun is puro ethical, na sinimulan ko yung movement na yun, itong Ethical Nation na movement natin noong August 2016. Kasi kaya ko rin naaalala yung date niyan dahil yan yung time na ginawa ko yung group ng Ethical Nation, yung Facebook group. Nakalagay kasi dun kung kailan ko siya ginawa. So, kaya hindi ko makakalimutan. So, yung Ethical Nation pala, as of this date, is, 4 years na. Grabe, ang bilis ng panahon. So, magbibigay ako ng mga advice na, and as much as possible, hindi natin babaguhin, kumbaga, yung takbo nung batang ako. Kumbaga, kung makakabalik ako sa past. So, magbibigay ako ng mga advice which I know na makakatulong rin para sa inyong mga nagsisimula, bata ka man o feeling bata. Pwede pa rin makatulong sa'yo. So with that being said, let's proceed. So advice number one sa batang ako ay huwag magmadali. Enjoyin yung process. Especially sa mga bata, no? Meron akong nagawang video nung nakaraan about sa paano magre-recruit bilang batang networker. Mga bata kasi maligalig. Tama ba yung term ko? Masyadong excited, nagmamadali, baliw na baliw. Yung energy, kumbaga, talagang very energetic. Ngayon, nagsasalita ako nito, feeling ko tuloy ang tanda ko na, pero bata pa rin naman ako. So, yung mga kabataan, hindi na kasi ako teenager. So, yung mga teenager, ganun, talagang energetic. And most of the time, mabilis silang ma-burn out dahil dun. Na nagiging nagiging both blessing and curse yung energy nila na yun. Yung enthusiasm, yung mas maating word sa excitement. No, yung excitement nila, nagiging both blessing and curse yan kasi nga sobrang excitement, madaling nabuburnout kasi nagmamadali. Gusto maintindihan agad lahat. Enjoyin mo lang yung process. Hindi kailangan na maintindihan mo kaagad lahat. Ay, kasi ganun ako Gusto ko na intindihan ko kaagad lahat nung nagsisimula ako nung bata ako. Nung nagsisimula ako sa network marketing, hindi kailangan na magmadali. Hindi kailangan madaliin yung proseso. Enjoyin mo lang lahat. Mas masusulit mo yung kwento pag nandito ka na sa level ng success. No, pag nandito ka na sa ganitong klase ng level, na-achieve mo na yung success, no, pag binabalikan mo siya lahat, kapag ka in-enjoy mo yung process, no, kahit ito challenging tong sinasabi ko, madaling sabihin pero mahirap gawin kasi mag-enjoy ka pa rin ba kapag nare-reject ka palagi, palagi ka nag-fail, palagi ka nagkakamali. Pero perspective lang naman kasi yun Mindset pa rin naman yun. Ang sitwasyon ay sitwasyon lang. Yung kwento natin o yung paano natin tingnan yung sitwasyon, doon natin masasabi na kung pangit yan o maganda. Okay, pero sabi nga ng isa sa mga iniidolo ko, sabi niya, lahat ng nangyayari sa atin ay tama. Hindi pa lang natin alam sa ngayon. So kung kahit na feeling natin ay mali yung nangyayari, hindi maganda yung nangyayari, pangit nangyayari, tama yon. Tama lang talaga yon. Kasi kapag nalampasan mo na yung challenge na yun, marirealize mo na dapat lang nangyayari sa'yo. Katulad nung sinasabi ko kanina, di ba? Hindi ko babaguhin na ginawa ko yung mga unethical strategy kasi hindi ako matututo dun
At kung hindi ako natuto doon, hindi mabubuksan yung mga mata ng mga networkers ngayon na mga part na ng Ethical Nation, kayong mga nanonood, o lalo na kung ikaw ay bagong nanonood, hindi mabubuksan yung mga mata nyo na kaya mo palang maging successful, kaya mo palang rumisulta ng malaki, kahit na wala ka nilulokong tao. Kung hindi dahil sa mga unethical na ginawa ko noon. No, kung hindi ko pinagsisihan yung mga unethical na yon, kung hindi ako nag-suffer sa karma ng dahil sa mga unethical na ginawa ko noon, walang Ethical Nation ngayon. So yun, kaya enjoyin lang yung process, di kailangan magmadali. Advice number 2 is always be a student. Ibig sabihin, always be humble. Kasi dumating ako sa point na lumaki talaga ulo ko, no, yumabang talaga ako. Sabi nga eh, ang pera hindi niyan binabago ang tao. Ang pera ina-amplify lang niyan kung sino ka talaga. Kaya nung mga time na yon, kasi sobrang tahimik lang ako, hindi naman ako palaimik, pero that moment mayabang na talaga ako, wala lang talaga akong maipagmayabang. So nung kumita ako ng malaki sa network marketing business ko, doon na lumabas lahat ng yabang ko. Gano'n lang kinita ko nun. Ngayon, iniisip ko, natatawa na lang ako kasi kung mababalikan ko yun, babatukan ko yung bata na yun. Magkano lang ang kinita, feeling mo top 1 na, di ba? Parang ganun yung nangyari sa akin before. Kasi nga, nilabas nun yung totoo kong ugali. Ina-amplify lang ng pera kung sino ka talaga. Pero, marami pa rin akong lesson na natutunan at that time. Kasi, nung nagmayabang ako, na nagmalaki ako, nagmataas ako, dun ako bumagsak eh. Ang dami kong natutunan ng mga time na yun. Kasi sabi nga, di ba sa Bible, kung sino nagmamataas siyang ibababa, o sino nagpapangbaba siyang itataas, di ba? So, ganun yung nangyari sa akin. And, kung hindi nangyari sa akin yun, no, hindi ko i-remind every single day hanggang ngayon yung sarili ko na always be humble, always be a student. Pwedeng marami ka ng alam, pero mayroon pa rin ibang tao na mas marami pa rin alam sa'yo. Pwedeng malaki na yung resulta mo ngayon, pero mas marami pa rin ibang tao na mas malaki pa ang resulta kumpara sa'yo. So yung palagi ko nire-remind sa sarili ko, na wala akong karapatan na magmataas sa kahit na sino, mas magmagaling sa kahit na sino kasi meron at merong mas magaling, meron at merong mas successful kumpara sa akin. Palagi ka dapat natututo, nag-learn at nag-grow. Advice number 3 is think, then do. Ibig sabihin, kapag ka may naisip ka na idea or plano, gawin mo na kaagad. Yan yung naging problema ko nung nagsisimula ako kasi puro ako plano. Alam mo yun, nakumpleto ko yung from plan A to Z, pero ni isa wala akong nagawa. Dahil sa analysis paralysis. No, kada plano ko, ganda ng plano, sige. Diba? Pag i-execute na, makikitaan ko ng imperfections kasi gusto ko perfect. Diba? Perfectionist ako nung mga time na yon, gusto ko perfect lahat. Pag nakitaan ko ng imperfection, ay, mali, mali to. Next plan tayo, next plan. Hindi pa nga nasubukan eh. Later on, natutunan ko na wala namang perfect na plano. No? Wala namang perfect na plano. Mag-set ka ng plano ngayon, then gawin mo, then along the way, makaka-encounter ka ng mga mistakes. Pag sinubukan mo yan, makaka-encounter ka ng mga pagkakamali, magkaka-encounter ka ng ano. Then dun mo na, at that moment, dun mo na siya pwedeng i-adjust, magbago. Hindi kailangan maging perfect kasi walang plano na nagiging perfect. So yan yung na-realize ko din na, yan yung i-advise ko dun sa batang ako kasi perfectionist yun at sobrang analytic. And hanggang ngayon naman analytic pa rin ako pero hindi na ganun, hindi na katulad nung dati na wala na akong magawa, palaging na-analysis paralysis. So kung merong sa inyong ganun din katulad ko noon, no, comment kayo dyan sa baba. Okay lang yun sa simula, ngayon napapanood mo na yung video so alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin. Pagka natutunan mo, gawin mo na kaagad kasi kahit anong plano ang gawin mo, magkakamali at magkakamali ka pa rin. Kung meron sa inyong mga perfectionist din dyan katulad ko noon, ang katotohanan sa mga perfectionist, takot magkamali. So kung natatakot ka magkamali, di ba basic yan sa pagdating sa mga training natin, hindi pwedeng takot ka magkamali kasi di ka matututo, di ka magkakaroon ng experience, blah, blah, blah. Di ba? So alam nyo na yan, alam nyo na yan. Number 4, new mistakes are okay. Okay, okay lang yung mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay ay yung paulit-ulit na pagkakamali. So yan yung palagi ko din sinasabi sa mga members ko pag nagkakamali sila. Okay lang kapag bago yan. Ibig sabihin nung bago is bago pagkakamali at the same time hindi mo sinasadya. Okay lang kasi hindi mo alam, hindi mo sinasadya. Pero hindi na yan okay pag paulit-ulit na siya. Second time, para sa akin, last warning na yun. Okay, yung ikalawang beses na inulit mo, last warning na yun. Pero inulit mo na ikatlong beses, ikaapat na beses, ang tawag ko na doon is hindi na pagkakamali. Katangahan na yung tawag doon. Kasi alam mo nang mali, pinaulit-ulit mo pa. Diba? Lalo na kung alam mo nang mali. Katulad na nabanggit ko din sa previous advice na the more na nagkakamali ka, the more na natututo ka eh. And syempre, huwag mo na ulitin. No, ayusin mo na sa susunod. So, okay lang magkamali ng mga bagong pagkakamali. Ibig sabihin lang nun, patunay lang yun na nagtatry ka na nagtatry.
And that is great. Huh? May tinatry ka ng mga bago, may mga tinatry kung sinusubukan ka na hindi mo pa nasusubukan before. No, as long as ethical ha, lalo na pagdating sa mga strategies, gawin mo, subukan mo. Hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. Number 5, and para sa akin, ito yung pinakang importante sa lahat. Dapat pala nilagay ko to sa number 10. Baka din yung natapusin yung video eh. Number 5, para sa akin ito yung pinaka-importante sa lahat is know yourself. Okay, know yourself. Kilalanin mo yung sarili mo. So, sinimulan ko yung ganun, yung pagkilala sa sarili ko way back 2000, mga July ng 2016. Kasi nakalagay yun sa notebook ko eh, kung kailan ko siya sinimulan. So, nilagay ko pa dun is Project Fix Myself. Diba? Kasi yun yung mga time na, yun yung year na lowest point ng buhay ko, 2016. Diba? That's the same year na sinimulan ko yung Ethical Nation. Okay. Mga fast forward ng ilang months. So, May 2016, yan yung lowest point ng buhay ko kasi nagsabay-sabay talaga lahat. Sunod-sunod talaga lahat. Dumating ako sa point na na-depress ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Everyday umiiyak ako. Hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko eh. Kaya hindi ko makakalimutan yung date na yan. Sinimulan ko na kilalanin yung sarili ko, aralin yung sarili ko. Kasi sabi nga eh, bakit yung mga gadget natin, yung mga smartphone, ito, smartwatch, itong ginagamit ko na camera, bakit yung mga bagay na yan na walang buhay, may manual? Samantalang tayong may buhay, wala tayong manual. Di ba? Hindi mo ba naisip yon? Kung paano ba natin gamitin yung utak natin? Walang manual. Diba? Papaano mo kilalanin yung sarili mo? Paano mo mamamaximize yung mga strengths mo, maminimize yung mga weaknesses mo? Walang manual. Diba? Tayo mismo may buhay. So, napaka-importante para sa akin. Yun yung palagi ko din sinasabi sa mga leaders ko na ang greatest power na maibibigay ko sa inyo ay yung self-awareness. Kasi pag aware ka na sa mga nangyayari, especially sa sarili mo, mas madali mong mababago yung sarili mo. Mas madali mong maaayos yung sarili mo. So para sa inyo, no, simulan nyo na yung journey sa pagkilala sa sarili nyo. Especially sa mga negative na nagagawa natin, sa mga negative na iniisip natin. Halimbawa, magagalitin ka kasi ako may ganun akong problem eh. No, mainitin ang ulo, ganyan. Bakit mainitin ang ulo ko? So tinatanong ko yung sarili ko, hinuhukay ko yung past ko, saan ba ito nang galing, di ba? Then that's the moment, no? Kaya nilabas ko yung ebook na The Introverted Network Marketer ebook. So kaya ko siya nagawa, kaya ko siya na-author. Kailan ko ba ginawa? I think 2017 ko yata ginawa yun, or 2018 yung ebook na yun. Kasi dun ko nakilala yung sarili ko. No, hindi naman ibig sabihin nun is lalagyan mo ng label yung sarili mo. Ha, huwag nyo lalagyan ng label yung sarili mo. Like, for example, ako, introvert ako. By nature, introvert talaga ako. Kahit maniwala ka o hindi, introvert talaga ako. So, ibig sabihin is, yung ibang nga sa inyo, di ba, hindi kayo familiar. Anong introvert? Anong ibig sabihin yun? Ang mga introvert is yung mga tao na mas na-energize kapag solo. Na mas na-energize pag mag-isa. Mas ginaganahan pag mag-isa. Diba, mas panatag yung pakiramdam pag mag-isa. So, marami pang definition, pero yun yung isa sa mga pinakang foundation, kumbaga, ng introversion is yung ganun. Unlike yung counterpart ng mga introvert na mga extrovert naman, is yung mga taong mas ginaganahan pag marami siyang kasama. Mas ginaganahan, mas energize ang mga extrovert kapag maraming tao sa paligid niya. Gustong-gusto niya ng ganoon, yung mga kadaldalan niya, kausap niya ganoon, kabaliktaran yung mga introvert. So madalas sinasabi ng mga introvert na mahiyain, pero ang totoo, hindi naman talaga mahiyain ang introvert. Magkaiba yun eh. So yun, diniscuss ko yun lahat dun sa The Introverted Network Marketer ebook. So kung gusto nyong i-check, may makikita kayong link sa description ng video na ito. So dapat as soon as possible, simulan mo na kagad yung pagkilala sa sarili mo. So kung ikaw yung nabanggit ko na introvert, so pwede mo i-check yung Introverted Network Marketer ebook para mas maintindihan mo yung sarili mo. Advice number 6. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.